Nagbigay ng babala sa publiko si Senator Chisias Cordero kagaya ng biglaang pagbibitiw umanaw sa pwesto ni Pangulong Kuting Jr. Sa gitna ng katumitinting kontrobersya, umugong din ang balita na nag-iimpake na si House Speaker Martin Tambalislos at unang ginang Lisa Trasmags upang lisanin ang bansa. Ang mga kaganapang ito ay nagdulot ng pagkabigla at kaba sa sambayanan. Ayon kay Escudero, ang mga kilos ng mga matataas na opisyales ay maaaring senyales ng lalapit na pagbagsak ng Administrasyong Kuting. Binanggit din niya na dapat maging mapagmatsyag ang publiko at iyakin na hindi makalulusot ang sinuman sa mga kasong may kaugnay sa katiwalian at mga abuso sa kapangyarihan. Samantala, nanatiling tahimik ang Malacanang sa gitna ng mga espekulasyon, ngunit iniulat na pinaigting na ang seguridad sa paligid ng palasyo. Sa kabila ng mga alingasingas, umaasa ang taong bayan na magkakaroon ng kalinawan sa sitwasyon sa mga sumusunod na araw. Patuloy na nananawagan ng mga lider ng oposisyon at iba't ibang grupo para sa transparency at pananagutan mula sa administrasyon. Habang nag-aabang ang publiko sa mga susunod na hakbang ng mga opisyal, nananatiling buo ang kanilang pag-asa na ang krisis na ito ay magbubunga ng isang mas malinis at matapat na pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, sigurado yung mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulat ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Gobyerno na dapat maghanda dahil may nakikita siyang uncertainties o posibleng hindi magandang pangyayari sa ating bansa. Kaya sabi niya, there is no reason for the Philippine government to be caught flat-footed and stand helpless as the ground beneath it caves in. Medyo mabigat ito, malalim. Hindi pwede na patulog-tulog lang sa pansita ng gobyerno na hindi naghahanda, eh baka mamaya biglang landslide o cave in, biglang gumuho ang lupa, eh kawawa ang bayan. So ano ba yung nakikita niyang uncertainty sa kinabukasan ng ating bansa? Okay, ito sa Manila Bulletin. By the way, salamat ulit kay Yodora. Walang sawang pagtulong ni Dora, palaging nagre-research. Pinapadalhan niya ako ng ganitong article. Sa Manila Bulletin, Escudero, Philippines should prepare for Trump presidency. Tungkol ulit ito sa pagkapanalo ni President-elect Donald Trump ng Amerika. Kasi sa gobyerno natin, ano ang sinasabi lang yung ating ambassador to the US, sabi niya, there's no problem. Kahit sinong manalo, matalo, kahit Trump, aliado pa rin tayo. Ganun lang sinasabi. Magkaibigan pa rin daw ang US at Pilipinas. Correct. Matagal na tayong magkaibigan. So, Biden man or Trump man ang nanalo, kaibigan pa rin. Kaya lang, eh ang policy changes. Iba-iba ang agenda ng bawat presidente. Biden, Democrat, iba ang kanilang agenda. Republicans, iba ang agenda nila. Lalo na itong si President Trump, kakaibang presidente ito. Kaya mabuti itong si Senate President Escudero nag-iisip. May isa pang senador, si Senator Aimee. May nakikita rin siyang dapat paghanda ng gobyerno. Kaya nananawagan. So ito, ang nakita ni Senator Escudero, sabi niya, ang gobyerno should be one step ahead of whatever policy shift the United States President-elect Donald Trump has vowed to implement once in office. Naririnig naman natin yung kampanyan sa US. May mga kanya-kanyang plataforma. Oh, based on their platforms or government, doon sila pinaniwalaan o binutuhan ng taong bayan. So ngayon, nanalo si Trump, gagawin niya ngayon yung sinasabi niya, yung kanyang mga pangako. Okay, so
Sabi niya, Donald Trump is a major macroeconomic assumption. So, ang mga delikado, ang mga pwedeng magbago, tatlong bagay, tatlong areas of concern. Sabi niya, from trade, number one, security, and immigration. Ito daw yung mga binanggit, ito yung mga platform of governance ni Trump na siguradong isasagawa niya. Sabi niya, from trade to security to immigration, what he said he plans to do. Some on day one of his administration would certainly impact us. Maaapektuhan tayo pag isa katuparan na ni President-elect Donald Trump yung kanyang policy na ikinampanya. So, ito sa illegal immigrants. Sabi ni Senator Escudero, more or less, may estimated 300,000 vulnerable Filipinos na maapekto. Baka ito na daw yung magkakaroon ng greatest mass deportation in US history. At ito, inaasahan na sa Amerika. Hindi lang mga Filipino undocumented workers. Iba't ibang countries, ang dami doon. Kaya yung Mexico, yung mga malalapit doon, nagsisimula na silang bumalik eh. Kasi alam nilang gagawin ni Trump yung kanyang pangako eh. Kaya nagbalik ka na, voluntary, nag-alisan na yung iba doon, yung nasa border lang nila, Mexico. Eh, Pilipinas, malayo. I-ship mo pa, aeroplano or ano. Di ang dami niyan. More or less 300,000 according to Senator Escudero. So, yun. Maaapektuhan tayo. Yun na lang, pagpauwi. Sabi ni Senator Escudero, even if only 1% of the 300,000 undocumented Filipinos would be removed from the American soil, it needs, it would require 10 big airplanes. So, paano natin, tutulungan yung mga kababayan nating madideport? So, yan, number one problem yan, yung mga undocumented, yung mga TNT. May mga kaibigan ako, kilala ko, na matagal-tagal na sila doon, nag-TNT. Eh, ngayon, wala. Pasensya, nanalo si President-elect Trump. So, immigration pa lang yan. Punta tayo sa trade. Okay. Sabi ni Senator Escudero, how will his plan, meaning si Trump ha, how will his plan to erect high tariff walls affect our economy given the fact that almost $1 in every $7 of our export earnings come from our trade with the United States? Yan, tanong. Ito pala. Nag-i-export tayo ng mga produkto natin sa US. Eh, plano ng Trump administration, magpapataw ng mataas na buwis. Ganon ang style Trump talaga. Nung first administration niya, yung China, nakikipagkalakalan sa US. Nako, pinatawan ni President Trump noon ang katakot-takot na tariff o buwis yung mga Chinese products na ini-export sa US. O, ganun din ang ginawa ng China. Nagpatong din ng tariff. So, basically, talagang maapektuhan kung papatungan ng mataas na buwis yung ating mga export products sa US. So, mahirap nga. Okay, sabi niya, kung dahil sa kanya lalakas ang dolyar, dahil kay Trump ha, kung dahil sa kanya lalakas ang dolyar, ano ang epekto nito sa atin kung ang dulot nito
ay ang paghina ng piso. Siguradong lulubo ang halaga ng ating foreign debt. Okay? Kasi kung hihina ang peso, eh yung binabayaran nating interest ng ating utang, ay maapekto ng pagbayad natin. Kaya delikado na ano, itong Trump presidency, lalakas ang ekonomiya ng US, lalakas ang dollar, hihina ang peso. Okay, yon sa trade naman yon. Sa security naman, Trump proposed pivot on the diplomatic front will reduce global tension and settle wars. But this wins will impact our fiscal position. Ayaw ni Trump ng gyera. So, okay, that's good. Dahil magkakaroon ng kapayapaan. Sabi ni Senate President, the inconvenient truth is cheaper oil will reduce tax collection on oil upon which government spending on social programs is pegged. Ngayon, malaki ang buhis na nakukuha ng gobyerno doon sa oil. Eh kung magkakaroon na ng kapayapaan, mahinto ng gyera, di bababa ang presyo ng langis. Bababa rin yung buhis na makolekta. Oh, so, maapektuhan ang social services kasi yung mga programa ng gobyerno, social services, nanggagaling sa buwis ng langis. So, maraming isa pa. Sabi ni Senate President, dapat Philippine government will revisit the country's military alliance with the US. I-review na yung Mutual Defense Treaty. Kasi ang tagal na noon, hindi pa nare-review. 1951 pa yan eh. So, sabi niya, on the security front, will a second Trump administration be hawkish or dovish against China? Dapat handa tayo kung sakaling may bagong posisyon ang Washington. So, hindi pa natin, babantayan natin ano ba ang dealing ng China, ng US sa China when it comes to yan, yung West Philippine Sea, South Chinese Sea, Taiwan, mga ganon. Iba ang mag-isip si President Trump. Kaya talagang maraming pagbabago na mangyayari. At tama itong panawagan ni Senator Esquidero, pati si Senator Amy, halos ganito rin ang panawagan niya. Paghandaan natin para hindi tayo flat-footed, hindi tayo mabibigla. Hindi part lang sa presidential budget sa lahat ng audit na ginagawa sa aming opisina sa Office of the Vice President is in the Commission on Audit. So, as we said from the start, we have been fully cooperating with all the AOMs. We have been answering all the questions of the auditors. Last in the Commission, hold na daw po yung relationship niyo with Senator Jaime, who is your friend. Sinabi po yung relationship namin. Sinabi ko lang, yung tinesensyo siya po yung kanyang reply. Sinabi naman niya sa akin na hindi daw siya hindi daw siya po. Kami problema na regular, yung exchange messages. Next question, Sir Ongo. Please, panay mo. How is the volume piece of something going on? Actually, sir, yan, pero nakalimutan yung numbers. But around, ayaw ko magbigay ng number kasi nakalimutan ko yung numbers, sir. But napag-usapan na namin yan kung meron ba mga personnel ng ODP na matatanggal kung meron budget. Yes. Nung examine namin pa isa-isa by line item kung ano yung affected sa ginawa na OBP budget sa general appropriations din, nakita namin na ubus lahat ng COSP namin na construction. So, how about how will it continue to get like that?
I'm sorry. Sorry, I do not have the numbers, but please will prepare the. Yes. Yes. We can have the. Yung July 1 natin na. Report. Do we have it? Do we have a copy? Service? Yung July 1 report natin? Service po. On the report? So every alliance says thank you. So, but this is the first interview of the one. So every year we have a report, sir. June. So this is our first year. We don't feel this. And then we did our second year, that's June. So we will do compliments ng sa mga flagship projects. Na on course being scores and points. You just hear about a mayor being there and that's on the piece of it. Sa damayan sa may atoto. Ako na muna muna. Ngayon, personal decision mo na as of this moment, personal decision one direction kandidato. Tugan ba or national candidate kasi alam mo, maganda yung experience ko last week. So, given that some people follow what I say, meron akong parang hesitation na magsabi ilet mo siguro. Pero paalala ko lang sa ating mga matitabi din na pinag-isipin na yung mga kandidato sa lugar. Tingnan nila kung ano yung nagawa, tingnan nila kung ano yung sinabi, at natupad ba or binigay ba yung mga sinabi ng kandidato. And syempre, ikumpara nila ang iba't ibang mga kandidato nila. Huwag silang maniwala sa endorsement lang ng isang tao o endorsement lang ng isang sikat na personalidad. Dapat kilatisin talaga ng mga botante ang kanilang mga kandidato. That way, mapanigurado natin na nananalo at napipili talaga yung mga karapat-dapat na umupo sa mga pwesto. Next question. Sir Dale, action value. So, next. Ms. Neo Pareño. Including that answer. Okay na. Yes, sir. Kaya kayo makita, wala pa kayong tanong. Yung apat ng diversity and working with them, how would you describe that? Is that significantly motivated or justified in deciding to work with them? Lahat, sa simula pa lang, ma'am, nagsabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically motivated. Unang-una, nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting na nangyari with the Makabayan Block, and hindi naman tinago yon. Pinost naman sa social media, Makabayan Block, and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng depart ng office ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, in-approve na siya ng President, because that NEP is the submission of the President
to Congress of his proposed budget. So, tapos ng meeting nila, nag-hearing na sila noong budget, and lumabas, nang nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, lumabas ang dalo AOM, Audit Observation Memorandum ng COA. In a span of 4 days, lumabas yung kasunod na AOM. So, para bang para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So, lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds, no? So, sinagot namin, tapos ang sumunod nun ay nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of suspension. Doon sa notice of suspension, sinagot din namin sa COA. And then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. Now ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months to appeal. So ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Tapos, noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Gagawin lang nila is atakihin kanila sa confidential funds. So, ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Anyway, mga katrabaho pa naman kami. Kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin para magtrabaho. So, yun. So, they started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa. Kasi nga, binitawan na namin yung budget. Sinabi namin sa inyo na yan. Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privileged speech ko noon, questioning yung mga ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee did the hearings doon sa privilege speech ni Congressman Valeriano, was it? So, ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang naka-mention na confidential funds sa privilege speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa confidential funds. So, noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita. Naghahanap kayo ng mali para makapagdawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya na we are talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, diba? Sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun ng
usual na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa kundi nagtrabaho lang doon sa office of the Vice President. So, yes, it's politically motivated, ma'am. Kasi, dahil hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. O sabi niya, yung tumawa daw ako sa pagsabi ni PRD na pangalan yung president. Yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin. So, wala na tayong magawa niyan. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, he really wants to run for president. And then we cannot make it to a popular vote. He'll just do the charter change and run as prime minister. Thanks. Expression ng paghinay ang hanggang ang office niyo po dito at yung programa namin sa XFM, sa Bitsong Katropa, may establish ng partnership na talaga. Na may referrals kami ng mga pasyente, dinadala sa Dr. Bates, tapos nirespondihan. So, sayang naman yung umisahan namin partnership na mag-close yung office dito. Yes, kahit man ako, nasasayangan din ako sa effort nila Doc Chris at lahat ng mga satellite offices sa iba't ibang lugar. Dahil hindi naman ito sila kasi mga politiko eh. Karamihan sa kanilang mga lang talaga. Mga Pilipino na gusto lang talaga tumulong at magtrabaho at magservisyo sa taong bayan. Nasasayangan din ako at saka nakita ko kasi sa Davao City nung mayor ako na kailangan talaga ng iba't ibang satellite offices. Actually, ang tawag namin sa Davao City, district offices. Divided into 11 districts in Davao City. One district office per district. Political district, we call it. Nakikita ko kasi madami talagang mga tao na pag hindi malapit yung access nila sa government services, wala na rin sila talagang initiative na pumunta kung nasaan yung sentro. So, yes, nasasayangan din kami. Pero tingnan natin, sir, kung ano yung kalabasan na budget ng Office of the Vice President, and then we'll work around it and see what projects we still can do by January 2025. Next, from the Daily Garden. Daniel from the Interjean, Vice President. From the way things start, it's quite obvious that you are object of demolition and being discredited because of the 2020 elections. My question is, are you eyeing the presidency 2020? Wala pa yan sa mga plano ko, ma'am. I was asked kung tatakbo ba ako sa 2028 and then I answered doon sa mga kasamahan natin sa media sa National Capital Region. December 2026 would be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. First of all, from the OVP media, ang sabi po ni Deputy Speaker Suarez, bakit daw pare-parehas yung mga travel order na may bakit pare-pareho na may travel order lahat ng mga officials ng OVP ng sinusubpina on the day of the hearing? Ang accusation niya daw, mayroong malicious intent na ito issue ng travel order. That is not true. In-explain ko na kanina, no? Walang mali siya yan. Meron kaming OVP anniversary sa November, 89th anniversary sa November 15. Lahat kami, tulad kami ni JC, nandito kami ngayon to discuss OVP anniversary for Panay and Negros Island. So, merong isa pumunta ng Cebu at merong isa his trip was not for a anniversary. Ang trip niya is to Caraga preparing for possible typhoon sa December kasi usually Mindanao, December yung bagyo sa Mindanao. Experience namin doon. Even nung mayor ako, nakadalawang bagyo ako, December lagi ang Mindanao na bagyo.
And then the other two, yes, Thanksgiving ang kanila, yung isa Bukidno ng area. So, kahit ako man, wala din ako sa central office for after November 16 kasi tuloy-tuloy na yung mga Thanksgiving activities ng iba't ibang satellite offices. Busy ang Office of the Vice President ngayon kasi from our 89th anniversary, November 15, meron na kaming year-end celebration on November 29. So, pinasok namin lahat ng schedule between November 15 and November 29. And then, ang maiwan na lang for December are the Christmas gift giving doon sa Luzon, sa NCR. Yeah. The Vice President, yes, your father was spoken to have said na he's asking you to get out of politics. So it's your first yes, ma'am. Oo. Pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo ako ng tumakbo. Tumakbo ako mayor, tumakbo ako vice mayor. Sabihan niya ako na, pero darating tayo doon na. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the vice president of everyone, hindi lang 32.2 million. Darating din tayo doon na hindi na ako hindi na ako sasali sa politika. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan. But it's always God's purpose that shall prevail. So, plano lang tayo ng plano, ma'am. Pero, magtiwala din tayo sa Diyos. Follow-up kayo, sir. Ma'am, yung speaking of former President, yung reaction po ninyo or yung, yes, your take po ninyo na nag-review like, sa part attend na hearing na pinatawag sa kanya. Sa quad ko? Ano? Well, that is his prerogative. Hindi ko alam kung bakit hindi siya umattend sa invitation and hearing ng quad ko. But kung ano yung decision niya, tulad nung sinabi ko kanina, kung ano yung decision ng mga OVP personnel, doon lang din ako sa suporta. Mahirap kasi sabihan ng tao, umattend ka or huwag ka umattend. Kasi siya yung uupo doon eh, siya yung sasagot doon. Hindi naman ako, hindi naman ibang tao. So, kung ano yung desisyon nila, supportahan ko lang. Pero last na lang po mga sa question kanina ni Inker na wala pa kayong invitation come November 15. So, ma'am, given na may invitation, nakatan ko kayo. Sa quad ko, di na siguro, di ito ba yung Save the Queen? Paalan po kayo, ma'am. Kung yung Save the Queen lang ha, komentan ko na lang yan siya, ma'am. Kasi ano mo, ma'am, walang gumagawa ng operation na sasabihin niya kung ano yung objective ng operation niya. Let's say, for example, ang operation ko ay Save the Queen. Napaka-obvious naman siguro nun na parang tipong ang aming operation ay to make sure that she becomes president and ang pangalan ng operation namin ay Save the Queen. Parang walang tanga na operator na ipapangalan mo sa operation mo ay kung ano yung objective mo. So, pag-iisipan ko, ma'am. Pag gusto kong makipag-away, siguro, atan ako ba? Pero, sa ngayon kasi, sabi ko kay JC, parang, sa January na lang makipag-away kasi nga, sobrang busy talaga yung Thanksgiving ng 89th anniversary. And ito din yung introduction namin sa 90 years ng OPP next year. Thank you. Any more question? Last one question. May replacement na ba kay Attorney Bova after his resignation as your official spokesperson? Wala ka, sir. Sa ngayon, wala pa kami replacement for the Office of the Vice President spokesperson. And if you have recommendations or a shortlist, we welcome your recommendations.
Last question. May tanong? Oh, but no. Napakahalaga ng Panay and Negros Island satellite office namin. Last question. What can you say about the party list, the other party list identified during former president Rodrigo Duterte time as friends that are still running both? Sorry. What can you say about the party list and other identified party list that are subject as administration that are still running both? Makabayan na. ACT teachers na? Yes, yes. Well, sa mga botante, pag-isipan ninyo kung susuportahan nyo yung ACT party list. Kasi kahit na convicted na sa child abuse, yung kanilang nominee ay hindi pa rin nila pinapalitan. So, hindi ko lang alam. Or hindi ko alam. Hindi tama na isang grupo ng isang party list ng mga teachers ang kanilang nominee ay isang tao na convicted with the crime of child abuse. So, pag-isipan ninyo mabuti at bago kayo bumoto ng party list. And sa iba ng mga makabayan block na party list, ilang beses na inulit-ulit ng NTF-ELCA kung ano yung connection nila sa CPP, NPA, NDF. Yes, sir. We know that you are close to Pastor Bingoy. What can you say about this case? It's a good thing na he decided to surrender so that mas mapadali yung pag-hearing ng cases niya. And I understand he's fully cooperating with the courts. And sana ay matapos na ay ma-resolve na yung kanyang mga kaso. Kung meron man siyang kailangan panagutan, then panagutan niya. Kung inosente man siya, then mapalaya na siya. Madam President, po si Espino Pumoradio Bacolod. Vice President pala. Sorry, parang nagmamadali ako, ano? Excited din. Paano mo ba ihambing ang iyong trabaho na ngayon nag-iisa ka na? Compare mo na mayroong unity pa kayo ng administration ni President BBM. So, saan yung mas maganda na magtrabaho yung mag-isa o mayroong kasama? I don't like crowds, so okay lang ako mag-isa. With the administration? Compare mo na ngayon na... Pareho lang naman eh. Nandun ako, ina-atake nila ako. No? Umalis ako, ina-atake din nila ako. So kung may preference man ako, base ko sa personality ko, ayaw ko ng maraming tao, I don't like crowds, so I can work. Ano naman namin sa Office of the Vice President? Kung ano yung gusto ng tao ng Waves, sinasuportahan lang namin. So, kung sinabi ng tao na mag-attention, then tigyan namin sila na support ako ano man yung hindi nila or nire-require nila na assistance. And then, doon sa mga hindi naka-attend, meron mga tapatawag doon na hindi naka-attend dahil sa activities ng OVP anniversary. Ang anniversary ng OVP is on November 15, 89 years, tama ba po? The Christ. Ang 89 years ang OVP this year, November 15 ang anniversary namin. So marami sa mga personnel galing sa central office nagpunta sa mga satellite offices dahil lahat ng satellite offices meron silang Thanksgiving, iba't ibang activities ng Thanksgiving. In fact, for Panay and Negros Island, set na kami sa November 17 ng Thanksgiving. Ito may ina-planning. Ano ba after 100 sa apat na ulinis ng Pinebo? Will you be attending the one?
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!